Yon mga kalapatids, welcome back dito sa Madlalang TV, and today, eto may dalawang lovebird dito na nagwawala. At ngayong araw nga na to ay paliliguan natin etong si Dick, saka si Keps, ayan. And then meron nga pala tayo mga bagong ibon na nandun sa kabila. Mamaya ipapakita natin sa inyo, kaya samahan nyo kami today, tara! Ayun nga mga kalapatids, ito nakita nyo naman, may nakaharang na dito sa lababo. Ayan, nilinis ko na mabuti yung lababo, dinisinfect na natin, at may tumutulungan na tubig dito. Yan ang paliliguan nila, Keps. Ayan, so ito yung mga yayamanin birds natin dito, paliguan na natin. Gustong gusto na maligo ng mga to eh. Keps! Keps! Dick! Keps! Dick! Ayan, so buksan na natin mga kalapatids, maliligo na yung mga to. Ayan, una na sumampa na si Keps. Si Dick, buwaba na din. Ayan, gusto na maligo. Ayan, buwaba na si Keps. Ayan, no? Gusto na maligo. Keps, jump, jump. Ayan na. Si Keps, ayun, nahiya pa. Si Dick, ayan, mukhang tadive na to. Go! Ayan mga kalapatids, lumusong na mga kalapatids. Ayan, so lakas natin ng konti yung gripo para mapuno yung lababo. Ayan, medyo tumatagas eh. Ayan, nagsisipaligo na sila mga kalapatids. Ayan, no? Ayun, so meron naliligo dun sa taas, si Keps, nasa taas. Ayan, lagyan natin ng tubig yung taas dun. Ayan. Ayan, para mabasa-basa siya. Ayun, si Dick ayaw na. Kumahon na si Dick, ayaw na kagad, tamad maligo ni Dick. Si Keps, eto mga kalapatid sa'yo, no? Ayun, no? To the dive, oh. Ayun! To the dive, oh. Angas! Dumive! So, ayun mga kalapatid. Ang galing nung dive na itong dalawa na to. Ayan, oh. Mga ganyan maligo ang mga lovebirds, mga kalapatids. Ayan, swimming, oh. Naliligo kahit walang tubig, oh. Giniagawa mo! Sisid, oh. Ayan, oh. Sisid, oh. Ayan, dyan kayo sa baba. Ayan, mga kalapatids. Ayan, oh. Ang galing talaga maligo si Keps. Ayan, mga kalapatids. Ayaw tumapat dun sa gripo. Siguro masyado siya nalakasan. Ayan, ayan, tumapat sa tubig si Dick. Ayan, mga kalapatids. Sinasalo nila yung tubig na nanggagaling dito sa gripo. Ayan, iinom po, oh. Hina natin ng konti, ayan. Ayan, para talagang patak-patak lang. So ayan, basang-basa na yung dalawang ibon natin, kusang ligo lang. Ayan, hindi na kailangan lagay dito para paliguan. Yan ang ganda sa mga pamalakasan natin, mga pang free flight. Si Dick, oh, liligo kahit walang tubig, nagdadive eh. Ayan, oh, mapisik. So medyo mapisik nga lang mga kalapatid. Saka pag kaganito, medyo umaamoy sila. Pero ganun talaga, natural lang yun. So ayan, si Keps. Keps! Okay ka lang. Punasan natin yung camera, nabasa. Ayan. Oh, ayun, no? Galing talaga na itong si Dick. Nagagaling siya dun eh, sa taas eh. Tapos dadive siya pababa. Diba? Yung ginagawa mo, Keps. Yun yun, tumalo na rin si Keps mga kalapatids. Lakas natin ng konti yung gripo. Ayan. Para ramdam nila na maagos yung tubig dun sa ibaba. Ayan, hindi na makalipad yung isa. Babad na, ayun, no? Hindi na makatalon. Ayun, doon siya nanggagaling. So, ito, swimming, oh. Todo swimming talaga, eh. Ayan, grabe si Keps. Keps! Si Dick, tingnan natin kung dadive, ah. Tingnan natin si Dick. Ayan, si Dick, oh. Dadive kaya ulit, to. Oh. Ayun, oh, lumayas na. So, ito, si Keps na lang naiwan na naliligo. Ayun, oh. So, ayun, oh. Ayun, oh. Tapos ka na, Keps. Okay na. Goods. Jump. Ayan, buwabalik na sa kulungan yata. Ayan, magpapatuyo na sila mga kalapatids. So pagbasa na, ganito yung itsura nila mga kalapatids. Ayan, mukha ng kingfisher. Di ba? Nagmukhang kingfisher mga kalapatids. Ayan, hindi makatalon. Ano, hindi ka makatalon, boy. Tara, tara. Ayan, so ito yung isa mga kalapatids. Ayan, bagong ligo din. Ayan, di ba? So ayan mga kalapatids, ganyan ang itsura ng dalawang ibon natin pagka bagong ligo. Ayan. So, mukhang baksang mga sisiw. No. Keps, dito. Ayun, no? Lakas si Keps, nakakatalong pa pala doon. Dick! Dick, si Keps pala to eh. Dick pala yun eh. Tara. Dick, tara. Wala na, wala ng pansina. Naligo na eh. Ayaw nang bumalik, oh. Dick! Ayun, no? Lakas lipad. Lumalayo na. Itong si Keps na lang. Ito mga kalapatids, ayan. So bilad muna natin para mapaarawan, no? So labas muna natin. Yon.
Then, ito kunin na natin si Dick. To. Kunin natin si Dick nandito sa kabila. Dick! So, ayun. Pumunta na dun sa bago nating maalaga. Ayan. So, ayun nga pala yung mga bago nating alaga dun sa itaas. Ayan. So, dati, ito lang yung cage natin, yung apat. So, ito, nagkaroon tayo ng panibagong cage dito na dating nandito sa taas. So, nabawasan yung isa dito. Kasi nga, yung mga panlaban natin dyan, eh, nalipat na rin dun, mga kalapatid, sa loob. Ayan, sa bagong section natin dun. At ito, kunin ko muna si Dick. Dick, tara! Dick! Ano problema kay Dick eh? Pahirapan sa paghuli eh, ano? Dick! Kaya na magpahuli niyan. Hindi mo na makahawakan yan. O, yun, sumampa. O, huli ka ngayon. Ayan, basang-basa, oh. Kasi magkakadumi lang ito, mga kalapatid, pagka nayaan natin naglilipad-lipad eh. Yan. O, bibilad muna natin yung dalawa na to para makita nyo rin yung bagong mga ibon natin. Ayan. So, labasan natin sila. So, ayun nga mga kalapatids, nalabasan natin yung dalawa nating mga pre-flight na makukulit, maligo. So, eto. Ito ko na sa inyo yung mga bago nating ibon dyan. Ayan. So, nandito nga sa taas. Ayan. So, eto meron tayong dalawang bagong ibon. So, makita nyo, mga kulay saging ibon natin na bago dito. Ayan. So, sa section na to, meron tayong dalawang lutino dito mga kalapatids. Back-to-back lutino pair mga kalapatids. Ayan. So, basal pairing pa lang. Pero hindi naman sila nag-aaway, in-observe na lang natin. Kung sakali na mag-aaway yan, meron naman tong divider dahil nga double cage. Eto, naka-ready na rin. Sakali natin may nakikita tayong mga pagkakataon na nag-aaway, eto, lalagay na lang natin to sa gitna. I-divide natin sila. Dahil bagong salang lang to, so sa taas ko na sila nilagay. So iniisip ko pa akong dito kasi doon may pako, pwedeng sabitan eh. O kaya, doon na lang sa sulok para tapat-tapat. Ayan. Tapos si Kevs, baka ilipat ko na rin dito yung bahay nila para apat na sila dito. So ito yung area namin mga kalapatid, yung lalagyan ng mga lovers ko. Ayan. So sa tingin nyo sa maganda ilagay yung iba dyan. Kung meron kayong masasuggest na magandang pestuhan dito sa loob ng kwarto na to, eh comment lang kayo mga kalapatid para sa magandang ikakaayos din mga kalapatid ng ating mga ibon dito sa loob. Medyo mainit nga lang dito, pero dito hindi sila nahanginan ng todo. Ayan. Meron naman mga bintana, nilapit ko sila sa bintana. Ayan. So dito nga, malapit din sa pinto. Tapos ayun nga, nasa taas yung iba. Ito, mas mataas yung isa na to. Mas malapit siya sa kisame. Ayan, ito nandito sa taas nun, dalawa. Para kakubalansi lang. So di na natin nilagay dito. Para nakagitna lang. Kasi nga ay bagong dating pa lang yung mga ito mga kalapatid. Kumbaga, para sa kalapate, parang quarantine lang din. So ito, meron tayong tag dalawa dito. So ito, aalisin ko na rin kasi yung dalawang kalapate na ito mga kalapatid. Sa flyer na ito mamaya. Ito, maiwan dito. Stock, hindi pa sanay gaano maglilipad kaya dyan muna sila. No, siguro mga 1 week lang muna ulit sila dyan. Tapos ayun nga, yung dalawang lovebirds natin. Ayun, nakita natin, naghahaliga na sila. Oh. Diba? Kaya okay naman. So, lutino ngayon mga kalapatids, mga pulang mga mata. Ayan. So, magaganda dahil mga dilaw na dilaw. Ayan. So, nakuha na natin nga yung binibili natin ibon. Sa wakas, nakakuha tayo ng magandang mga kulay na ibon. Ayan. So, hanapan ko ito mga kalapatid sana ng green opaline para makapuproduce tayo ng lutino opa mga kalapatid. So kaya kuha tayo ng green opa split ino para makapagpalabas nga tayo kagad nung opaline na lutino mga kalapatid. So tingnan natin kung makakuha tayo. Saka si Kevs kasi, yun nga, hinahanapan ko rin ng kapare si Kevs. Kasi nga medyo makulit na, so baka ihanap ko na siya ng pair. So ano kaya maganda ipare sa kanya? So comment kayo kung ano maganda ipare si Kevs. Yung maganda na syempre para maparami natin yung magandang lahi ni Kev. So ayun nga mga kalapatids, and then ito kasalukuyan ng nakaparish yung mga lovers natin dito. Hopefully eh makapag-breed na sila, nasa tamang edad na rin yung dalawa na to, yung tatlo na to, saka itong nandito. Ayan sila, all saka si Zeus syempre. So ano ba magandang pangalan din dito sa mga dilaw na to? Ayan, and thank you mga comments yung mga kalapatids, saka yung suggestion nyo sa anong magandang iparis natin kay Kevs. Ayan. And shout out nga pala mga kalapatids kay Sir Jeff Ablasa na nakuhanan nga natin itong magandang mga ibon, saka sa anak niyang si Drew Jeren Ablasa mga kalapatids ng Malolos, Bulacan. Ayan, salamat sa iyo sir, salamat din sa anak mo sa pag-subaybay dito sa Madlalo TV, eh, sa mga kalapati natin, sa mga lovers, eh. Sa lahat, maraming salamat sa mga suporta mga kalapatids. Ayan. So, eto, may mga box version na. Siguro lalagyan ko ito mga kalapatids after mga 2 weeks saka natin lalagyan niya ng nest box. Kaya lang muna natin sila na masanay dito sa area natin, no? So, yun muna mga kalapatids. Para sa araw na to, like, share, and subscribe. So, antay yung mga comments nyo. Ingat!